Alright, good evening once again sa inyong lahat. Tayo po ay muli na sa 40 Stories of Mercy. And tonight, we are actually on our 37th episode. So, tatlong gabi na lang tapos na ang ating tuwing alas 8 ng gabing date with the 40 Stories of Mercy. And after that, we'll be doing reflection and recollection sessions naman po hanggang Feast of the Divine Mercy, because we do not want to stop there, no? So after the 40-day preparation, which would end on Palm Sunday, yung buong Holy Week meron tayong reflection session focusing on the stations of the cross. So gagawin nating wala man tayong iniikot na station, no? But sa online, no, babanggitin natin yung 14 na station, and we will do reflection sessions care of our formator aspirants from the diocese. So they will be sharing their insights and of course reflection, muni pagbubulay, no, pagninilay sa mga estasyon sa Cruz. And then of course the Holy Week and Easter Sunday, susunod po dyan ang ating novena. Actually, the novena would start on Good Friday, no? Pero the Monday, Easter Monday, will be the formal start of the recollection on the novena leading to the Feast of the Divine Mercy, which would be on April 7, 2024. So, all of you are invited sa Divine Mercy Parish for the diocesan celebration. All parish, tradition kasi natin to, no? Every Saturday tayo nag-celebrate the diocese, because on the day itself, on the feast day, we are actually in our respective parish. So, doon tayo nag-celebrate, doon tayo gumagawa ng mga corporal works of mercy and other activities. Para, and for the diocesan celebration, it would be on April 6. Magsisimula pa tayo sa isang motorcade. Ang assembly point po ay sa Cavsu, sa Biga, sa Cavite, ng alas 6 ng umaga. So, doon muna po lahat pupunta sa Cavsu. Wala po muna pupunta sa Divine Mercy Parish, no? And from there, iikot po tayo ng van, ng silang, at dadating tayo sa Divine Mercy probably mga 7:30. Meron po tayong karakol, and then, syempre, enthronement ng Divine Mercy image, and then we will have the final novena, night day novena na po kasi yun, ano? And then we will have a concelebrated misa concelebrada. Ito po ay pamumunuan ng ating lubhang kagalang na obispo, si Bishop Ray Evangelista po. 9 o'clock in the morning, hanggang dire-diretso na po yan, hanggang mga probably 11:30, then we'll have our lunch. So bring your own baon, and i-announce ko na rin. The feast day is a good day for us to propagate the Divine Mercy devotion. The images of the Divine Mercy na 8x10. Alam niyo yung mga pag nagpapa-feature tayo. Ayan. Tapos, mas malaki sa 5x7. No? It's 10, 8x10 yung size po. Yun yung size ng image natin. So, binebenta po natin, ibebenta natin po yung 3 pesos and 30 centavos. Pero per 100 ang bibilin mo. Kasi alam nga namang mamimigay ka ng isang piraso lang. So, for 100 pieces, 330 pesos. Bili kayo at ipamigay niyo po yan on the feast days. Lahat ng sisimba sa inyong mga parokya, sa mga wala pang mga imahe, sa mga kapitbahay. So, massive propagation tayo ng Divine Mercy devotion on the Feast of the Divine Mercy. So, sa Saturday, if you will be going there, so magpabili na lang kayo kung hindi kayo pupunta doon. Kung pupunta naman po kayo, bumili na maraming imahe. We have we have 19,000, may 19,000 pa tayo, more or less, na kopya ng imahe ng Banal na Awa. This is the real image, yung Kazimierowski image, no po? Yung maitim yung background, no? Kasi iba-iba yan. May Hyla, may Scamp, no? Yung Scamp, yung brown ang kulay niya.
And then yung hyla, medyo may bluish, no? Bluish yung kulay ng sinag niya. Para lang to highlight the contrast. It's actually the white race. So, yung hyla, yung medyo masaya yung image. But, the ones we printed was the Kazimierowski or the original image. So, bili kayo noon. Hindi na po natin to FY at cost, kaya mura. No? Usually, binibenta natin yan ng 20 pesos, 25 pesos this time. Because you will be propagating the Divine Mercy. Nagpa-print lang po tayo at cost, no? So, 30 pesos and 30 centavos lang po per copy. Mura-mura po. Kaya kayo mabibila ng ganyan. So, get your copies on Saturday. Or you can also order online sa akin. Kaya lang, you take care of the shipping fee, no? Para kasi hindi po kasama yung shipping fee sa akin. Anyway, again, we are on our 37th episode of the 40 Stories of Mercy. And tonight, we have a guest, again, isang babae for the whole month of, for the whole month ng March. It's Women's Month. Ang ating guest for tonight, ibigay na natin si Sister Terry Aldama from the parish of Santo Niño de Molino. Sister, sige, take it away. Good evening po sa lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Umpisahan ko po yung kwento ko nung 1985, nung mag-decide po yung husband ko na mag-apply sa Saudi Arabia Airlines at nakapagtrabaho po siya doon ng 20 years. Kaya napatira po kami doon dahil family status po ang ano niya. Maganda po ang buhay doon kasi ibang-iba kaysa buhay dito. Alam niyo na, at saka maganda ang ano nila, mga benefits nila, accommodation namin, libre po lahat. Kumbaga, mura din naman ang food. Kaya parang nakakapag-relax naman doon sa lugar na yun. Tapos hindi ko naman akalain. May mga activities din po kami doon tungkol sa mga, may mas kinabawal dahil Muslim country ngayon. Pero hindi po nawawala yung aming mga ano doon, mosque. Mga private lang po sa bahay-bahay na mga member lang kung mga Katoliko. Kaya nakukumpleto din po yung aming mga gawain, Holy Week, mga ibang mga ano pa na din namin po doon. Hanggang sa after 10 years na nagtatrabaho po siya doon, hindi namin naasahan na magkaroon po siya ng sakit na tuberculosis. Nagulat nga po kami kasi parang nakakasya kasi sa mga Saudi, parang yung airborne disease ay parang ilag na ilag sila pag gano'n ang sakit, di ba? Isolated ka agad, parang COVID na rin ang nangyari. Maski pamilya, parang ayaw nilang palapitin din doon sa hospital. Nakiusap na lang po kami sa mga ando doon staff, lalo na mga Pilipina yung mga nurse doon, na pwede maski sa gabi na lang, matulog kami doon sa room niya. Wala naman po, hindi ko rin naman alam, di makapag-design ng doctor kung ano talaga yung sakit niya kasi dinadiagnose, tuloy-tuloy pa rin ang ano niya. Hanggang sa, ano mo na, wala naman ako magagawa, kalang turo talagang puro dasal. Yun na naman talagang alam ko, madagdasal. Ang rosaryo ko po, wala nang alisan sa kamay, wala nang oras ang pagro-rosaryo, pagdadasal, maghapon o magdamag. Basta hawak mo lagi po yun. Yun lang kakapitan mo talaga, lalo na pag sa ibang bansa. Talagang wala kang kamag-anak, wala ka rin masyadong maanuhan doon. Kaya, nagulat na lang kami po, mga after siguro, mga 1 month din siya naka-confine doon. Sa kakadasal ko siguro, naawa na rin si Lord. At bigla na lang akong nagulat nung sinabi ng doktor na pwede na siyang i-discharge sa bahay na lang magpapahinga. So, nagpahinga po siya sa bahay, pero hindi pa rin siya nakapagtrabaho. Mga 3 months pa rin o 4 months din siyang nagpapahinga sa bahay, pero tuloy-tuloy po ang sweldo. Kaya lang, nag-aalala pa rin nga ako, baka mapauwi na rin kami, baka hindi na siya fit to work. Sabi ko lang ganun, baka pauwi na rin kami. Pero sa awa ng Diyos, inabot din kami ng 20 years, sabi ko ganun. Doon na rin nag-aral yung anak ko, nakapagtapos. Kaya maayos naman po ang buhay namin doon. Hanggang sa nag-for good po kami ng 2007. Tapos, siyempre, pag dito, hindi ka agad ako nakapag-serve sa simbahan. Pero bago po ako nagpunta ng Saudi Arabia, nag-serve na rin po ako sa simbahan as apostolado ng panalangin. Hindi pa po ako sa Divine Mercy. Nung mag-for good na lang kami, mga 2012, nung
umakyat po, kapitbahay ko rin si Jimmy Magtibay, yung ano din po namin yung coordinator, dati bago siya namatay, di ba, namatay na yun siya. Eh, yun, umakyat siya dito sa bahay para mag-home evangelization sila. Simula po noon, kasama na kami mag-asawa sa pag-home evangelize din, bahay-bahay, linggo-linggo, hanggang sa ngayon, hindi wala pong ano yun. Ngayon na lang kasi yung husband ko medyo mahina na rin yung mga paan niya, hindi na rin siya masyado nakakasama. Kaya halos ako na lang din po ang nakaka-attend at nakaka-ano na mga ano. Pero meron din po ako isang kwento, nagkasakit din ako dito, siguro 2000, ano, bago mag-COVID. Na-confine din ako dyan sa SAMC, WASIAN. Sa matinding pananakit ng tiyan at sumakitin po, ano, nagkaroon ako ng parang namamaga yung pancreas ko. At kinonfine ka agad ako ng doktor, sabi niya kasi namamaga nga yung ano, pancreas ko. So, kinonfine ako doon. Mga ilang days din yun, mga 5 days. Pero, 2 days pa lang po kasi simula nang makonfine ako, puro alam ko na mag-chaplet at saka rosary nang ginagawa ko, hindi na puro rosary, may chaplet ng kasama. Kaya, puro chaplet na rin, saka rosary ang ginagawa ko po doon. Puro dasal, kasa kwarto, wala ka nang magagawa. Tapos, itong mga pamilya ko po, ay doon na rin natutulog sa amin kasi wala nang tao dito sa bahay kasi nag-work yung anak ko. Yung dalawang batang maliliit na kasama ko sa pagdarasal, doon na po sila natutulog kasi wala mag-aasikaso sa bahay. So, dasal ako ng dasal. Sabi ko, Lord, sana magumaling na ako kasi wala namang aasahan sa bahay, kundi ako. Wala nang nag-aasikaso doon. Nagulat nga yung doktor ko kasi 2 days pa lang eh. Nung ma-check ako ulit eh, parang ang laki ng pagbabago ng pancreas ko. Sabi ko nga sa kanyang liver. Hanggang sa siguro mga third day niya, in-x-ray ako ulit, an ultrasound. Habang po nandun ako sa x-ray at ultrasound, habang naghintay ako doon sa doktor, nakahiga ako. Kasi matindi na rin ang panalangin ko. Sabi ko, Lord, divine mercy, sana po, makauwi na ako, gumaling na ako kasi po, alam mo naman, ako lang nasaan sa amin. Nagulat talaga ako na may narinig akong boses na nagsalita. Para bang galing sa langit na tinawag akong, anak, sabi sa akin, mahal kita. Kaya, nagulat talaga ako doon. Sabi ko, naku, Lord, sabi ko, thank you. Sabi ko, ganun. Kaya, talagang nanginginig pa nga ako doon. Sabi ko, naku. Tapos, mamaya, paglabas ng ano, mami, okay na kayo. Sabi niya, ganun, clear na yung mga ano nyo. Sabi niya sa akin. Kaya, kinabukasan, sabi ni doktora. Sabi niya, mami, sabi niya, sige, tuloy nyo na lang po yung oral medicine nyo sa bahay. Nung pisan. Kaso mo nung isang tay ko pa lang ng gamot sis, ay parang ano, hindi kaya ng katawan ko, parang may mga side effect na para akong nagpapalpitate, na nanginginig, hindi ko alam po anong gagawin ko, parang tense ako, ganon. Tawag ako sa doktor, sabi ko, parang hindi ko yata kaya yung gamot na, kasi pag nandun, puro ano sa ako, dextrose eh. Pagdating sa bahay, oral na. Sabi niya, naku mami, sabi niya, hindi po pwedeng hindi mo inumin yan kasi yan ang kailangan sa pankreas mo. Kasi baka bumalik nga raw, sabi niya gano'n, tuloy-tuloy. Sabi ko, hindi ko pa talaga kaya eh. Sabi niya, sige, pag talagang hindi mo kaya, tigil mo na yan at balik ka na lang dito after 3 days, check kita, papalitan na natin yung gamot mo. Pag wala naman po ako matake na kahit anong gamot dito, kasi nga, dahil nga nangyayari sa akin, hindi maganda ang ano. Kaya puro dasal din ako, chaplet, kay Divine Mercy. Sabi ko, Divine Mercy, gusto ko man pong gumaling na, inumin yung gamot, kaso mo parang hindi tinatanggap ng katawan ko. Kaya puro dasal ako ng dasal. Pagdating, after 3 days, nag-check up ako uli, next-ray ako, ni Love. Nagulat nga yung doktor eh. Ma'am, hindi mo na pala kailangan ng gamot, magaling ka na, sabi sa akin. Wala naman ako tinitake na, na gamot na, sabi kong ganun. Ay, sabi ko, salamat Lord, sabi kong ganun. Talaga namang dininig niya yung yung dasal ko talaga. At kahit anong mga, siguro mga halos kadalasan po siya sa mga hinihingi ko sa kanya, mga answered prayer. May dumadaan din ako sa mga pagsubok minsan talaga. Pero halos kadalasan, napakagaang nang dating niya sa buhay namin. Lalo na po, dito ginagawa yung aming 24-hour chaplet. Yung lahat ng mga activities natin, mga Zoom, yung mga grupo ko, dito na sa bahay nagpupunta para isang cellphone na lang kami kasi iba, mahina ang signal. Kaya ipon-ipon kami dito, sabi ko nang ganun. Pero alam niyo yung sis, yung aming divine mercy na yun nga yung malaki dito. Siguro, na ang masumasabog yung amoy niya sa buong bahay, napakabango niya.
Lahat ng mga paligid namin dito, pati yung kasi may mga paupahan na akong room dito eh. Minsan sinasama ko sila, o sama kayo sa pag 24 hours, sabi, sama-sama kami dyan sa lahat dito. Sabi niyo, tito, ang bango-bango naman ng ano, ng bahay niyo. Wala, sabi, kinasabi ko nga sa anak ko, sabi ko, ba't nag-spray ka ng pabango anak? Sabi niya, hindi mami, sabi sa akin. Pero alapitan mo si Divine Mercy at mga santo, aubod po siya ng bango. Ang yung Divine Mercy namin dito. Kaya sabi ko, talagang gustong-gusto niya yung siguro maraming nagdadasal, maraming nag-aano dito sa bahay, talagang pagdating sa mga ano, sama-sama kami yung mga pabasa na yan. Taon-taon dito po sa bahay namin, papabasa din ako. Kaya kasama din yun. Kaya yung aking ang dalawang batang yan, yung apo ko, kaya nahasa na rin po yan kasi kasama namin din dito. Maski sa mga home evangelization, kasama ko yung dalawang batang yun eh. But hanggang sa simbahan, pag nag-grocery, ang galing-galing yan. Pag sinasabi ng mga tao sa church, ang galing naman ng mga apo mo kasi nakasangasa na rin sila sa mga dasal yung dalawang batang yun, yung mga 89. Pero yung kwento ko sa inyo, yung isa naming bata, yung si Faustina, si Maria Faustina yun eh. Yung binigay sa akin ni Divine Mercy. Kasi nung 1 year pa lang akong pumasok sa Divine Mercy, may nag-alok sa akin po galing probinsya kung gusto ko raw ng isang babe, ng anak. Ay, yung mga kapitbahay ko nga, sabi niya, senior ka na, hindi na dapat tayo mag-alaga ng baby. Pero hindi ko, tinanggap ko po, sabi ko, oh, sige, galing pang probinsya. Sige, kukunin mo sa akin, pero hatid mo dito sa bahay kasi ayoko na muwi ng probinsya. Natid po ng mother dito, siguro 1 month pa lang yan si Ina, si Miss Faustina. After nung natid siya ng nanay niya, mother niya, kasi pupunta ng quiet yung nanay niya, wala na mag-aalaga sa kanya, pag seventh na siya na anak sa kanila. Kaya sabi ko kay Divine Mercy, sabi ko, sana Lord, sabi ko ganun, kasi may edad na rin ako, sabi ko senior na rin ako, sana hindi naman siya masyadong mabigat mag-ano sa akin. Pero talagang, sister, pag himala talaga yung batang yung simulan dumating sa buhay namin, hindi po siya nagpabigat talaga. Parang lumaki na lang siya na hindi ko nalalaman na hindi talaga siya naging ano. Kaya sa kasama namin siya, oo, napaka ano talaga niya kasi si Faustina, di ba? Anong pangalan niya? Napakabait na bata, sabi ko nang ganun. Ibang-iba doon sa isang ampun ko na ano na yung panganay ko, hindi nalako sa Saudi na doon lumaki. Ito kasi, pero ito po yun, ano, hindi na sa akin naka-register doon na yun sa adopted ko na anak. Kasi nga hindi na ako ano talaga qualified kasi senior na nga ano, magkaroon ng ano ng anak. Kaya sa kanya naka-register yung bata. Pero may anak din siya po na isa eh, yung lalaki. Kaya magkasama silang dalawa lagi. Kaya sabi ko, eh, kaya sa lahat na oras niya lagi kasama. Mama, minsan kapupunta, minsan nadala ko sa Biloso pagka ano. Sabi ko, sige, sama kayo. Kaya tuwang-tuwa ako dyan sa dalawang batang niyan eh. Kaya maski sa simbahan. Sa lahat na oras ng pagsisimba ko, nandyan sila lahat. Minsan nagsimba rin ako sa ano. Ewan ko ba napaka ano kong tao sa ano sa perpetual sa Baclaran kay Mama Mary. Kasi natin namin minsan yung anak ko doon sa MOA kasi call center. Minsan 2 o'clock, 3 o'clock ang pasok niya madaling araw. Natin namin. Ay pagsapit ng ano, sabi ko, boy, 3 o'clock, pasok mo muna ako sa ano. Sabi ko sa husband ko sa Baclaran. Magsisindila ako ng kandila doon. Ay sabi ko pagdating ko doon eh, ay, salamat, Lord. Sabi ko, Mama Mary, kasi bakante yung mga harap niya magsisindi ako ng kandila. Dati nakapagsisikan ako pag sa Miyerkules eh. Tapos pag nung kumakatok ako doon sa kanyang picture, sabi ko, Mama Mary, thank you po. Sabi ko, ganun sa lahat ng mga biyaya. Dito ako ulit sa'yo, kumakatok. Pinatakan ako ng ano, dito sa kamay. Yung galing sa kanya, yung picture niya ng ganun. Pinatakan ako ng tubig. Ay, sabi ko, upo. Yung kinakatok kong kamay, tinatakan niya ako dito. Sabi ko, di pagkatingala ako gano'n sa kanya. Sabi ko, naku, salamat Mama Mary. Sabi ko, hindi ko alam kung luha mo yun o ano yung response mo sa akin o ano sabi ko sa kanya. Kaya, takbo kami sa ano, pauwi naman, di ba? Labot na alas dos. Minsan man, at rest, madaling araw, kasama ko yung mga bata. Ay, hindi pa kasi sana yung husband ko, no, na mag-travel dyan sa may coastal. Ay, hindi niya alam pagpapasok sa mga tollgate. Buti kong kasama anak ko, yung pagbalik, hindi niya nakabisado kung saan siya papasok na gate. Eh, minsan nakita niya open yung isang gate sa dulo. Pag uwi namin, sabi ko, ay, dire-diretso siya. Tapos ko pagdating doon sa may pinakaano nila, biglang bumagsak yung bakal doon sa harap ng kotse namin. Akala ko nga, wara kasi ang lakas-lakas na yung malaking bakal na ganon. Ang lakas bigla rin ng preno niya. Tapos sabi nung mga staff doon, naku, tay, sabi niyang gano'n, baba ka muna, tinatawag ka po ng ano namin. Sabi niyang gano'n. Doon sa ano sa kanila, kakausapin daw po kayo. Oh, pagbalik ng husband ko, sabi ko, eh, buti may Divine Mercy kami sa sasakyan. Sabi niya,
Naku, babae daw tayo ng 1-5. Sabi ko, wala pa naman akong dalawang wallet kasi madaling araw. Bayad yun. Upo, Oo, 1-5 yung daw. team ganun, yung Upo. may tawag doon eh, nalimutan ko. 1-5 charge sa amin. Sabi ko, wala pa naman daw akong dalawang wallet kasi magang maaga, madaling araw. Sabi ko, ganun eh, ano. Naku, Divine Mercy, sabi ko, ganun. Sana ako nandasal doon. Siguro mga ilang minutes din yon, bumalik yung ano, yung staff. Sabi sa amin, sige po, sabi niya, tay, mag-ingat po kayo sa pag-uwi nyo. Parang nawala na lahat yon. Kaya sabi ko, nako, Divine Mercy, maraming salamat. Sabi ko, Mama Mary, maraming din pong salamat. At nakaka-uwi kami ng maayos sa bahay. Sabi ko, ganun sa kanila. Kaya, sa lahat ng mga dasal ko at mga talagang pinoproteksyonan ka talaga, sabi ko, ganun, ginagabayan ka talaga sa lahat na oras. Kaya sabi ko, tinong buhay yata na hanggang sa mamatay na ako, sabi ko, ganun, dito na ako nakadevote sa ano, kay Divine Mercy, tsaka dito sa kay Mama Mary, sabi ko, nang ganun, kaya ito, magkasama sila lagi. Kaya, yun po, kwento ko ngayon, sabi ko, ganun sa aking, ano, sis, marami pang ang activities kasi ngayon, marami pang mga ano yung mangyayari kay, ano, kay, lang si Mary, maglalaro namin din dito, eh, naalagaan ko rin yun. Pero maraming problema, kaya lang, siyempre, sabi ko, Ma'am Mary Magdalene, sabi ko, ganun sa kanya, basta ayoko namang pabayaan kita kasi kinukuha na siya ng ano eh. Dati kasi ako pastoral dito. Ay ayaw ni Father Conrad na dalawang role ko, maging coordinator ng pastoral at saka coordinator ng Divine Mercy. Kaya lang isa lang para matutukan ko. So give up ko yung ano pastoral ano county ko dito. Nagbigay man ako ng kapalit ko, yung kapatid ni Jimmy, kasi nag-for good na rin siya eh. Kaso hindi siya tumagal, di daw niya kaya. So tinawag ako ulit sa simbahan, kaya ako pa rin nag-aasikaso dito. Eh ngayon, sabi ng ano, sabi nila, sabi niya, sige ano, mag-election na lang tayo ng panibago kasi si Terry nakakonsentrate na yan si Divine Mercy. Sabi ko, oh, hindi naman akong papabaya sa inyo, maski nasa Divine Mercy ako. Kaya, yun, pinapaano ko na sa kanila, binibigay ko na rin sa kanila yung ano. Basta sabi ko, tutulong naman ako yung pagpatatahin ng damit ni Mary Magdalene, yung mga pag-aayos ng mga ano, dyan, nandiyan din naman ako. Lahat, pati mga kumumulekta ng mga kailangan si Sir, alam mo naman yun. Lagi nakakaikot-ikot ako ng kung saan-saan mga ngatok. Ilan taon ka na ngayon? Ilang taon ka na yun? 68 na po ako. Ah, 68. Ah, no? Pero malakas opo, marami. Ay, hinihingi na nga po kay Divine Mercy na talagang ano, sabi ko bigyan pa ako ng lakas, sila talaga inaano ko yun kasi yung husband ko medyo mahina na rin ang ano niya, hindi na siya nakakalabas ng bahay. Sabi ko, ako na lang ang wala na pong gagalaw, kaya sabi ko sa kanya, bigyan na lang ako ng lakas. Pero yung kinakwento ko po yung sister kasi yun yung malita ko, di ba nakalagay ko noon doon sa ating formation na pinakamahinang anak ako sa pamilya namin. Pinakasakitin sa lahat, sabi ng mother ko. Sabi niya, sa lahat ng mga anak ko, sabi niya, yan ang sakitin. Sabi niya, at mahina. Sabi niya, ganun. Kaya buti naman po, sa awa ng Diyos, sabi ko, kasi kumakapit lang din naman ako sa kanya lagi. Maliit pa lang ako eh. Pag may problema, wala na akong kakapitan talaga. May mga himala na siyang binibigay sa akin. Kaya sabi ko, salamat. Pinakamahina ka, pero 68, no? Opo. 68 years old. Ang mother ko, di ba, 92 na? Pero mas malakas po siya tingnan kaysa akin. Kaya sabi ko minsan pa interview kasi si nanay kasi eh di ba dati? Di ba dati nga ini-schedule natin si opo, si nanay. Kaso mo eh, sabi mo hindi pwede. Kasi nandoon po siya sa kabilang bahay sa phase A, sa phase 3 ay phase 1 po kami. Dapat and pala sinama mo ngayon para makapag-share din siya. Malinaw ang pag-iisip. Ay, napaka po. Namamalingki po siya mag-isa niya. Ayaw may memory pa siya ng mga ano, tatandaan. Ay, nako. Opo, mas maano ang memory niya, napaka-sharp pa. At mag-isa lang po yun sa bahay, ayaw niya na may kasama. Namamalengke siya. Ayaw niya kasi dati, ano kasi yung mga kapatid ko kasi nasa Canada, yung tinitirahan niyang bahay doon, nasa phase 3, yung may-ari nun sa Canada, kaya lang, ginawa siya ng sarili niyang bahay doon sa tabi para mayroon siyang kasama sa mga umuupa doon. Nasa isang kapatid ko sa phase 8, kasi yung isang kapatid ko, byuda yun na walang anak, nag-iisa rin doon sa bahay niya. Hindi po sila magkasundo. Ayaw niya kasi nung, siguro alam mo naman yung matanda. Gusto niya, ano, walang kakontra sa ginagawa niya. Gusto niya, ni-enjoy niya, gusto nga, ayaw niya nang sinasaway siya. Diba, ganun na nangyayari. Kaya sabi ko, eh, dati, doon ako natutulog eh, paggabi, tapos umuwi ako dito sa araw. Yung si Faustina, kasama ko doon. Kaso mong bandang huli, sinabi niya si kay Faustina, sabi mo doon kay mami mo, wag na kayong magpunta dito. Sabi sa akin, wag na raw. Kaya, ayaw niya nang may kasama. Kasi ayaw niya yung
sinasabihan ko kasi, oh, Nay, huwag ka nang galaw ng galaw dyan kasi yun, naka-tune up lagi sa Verita, di ba? May mga ano yun, radio, misa noon, rosary, maghapon, di ba? Doon siya nakatuon lagi. Kaya kung ilang beses mag-attend ng mass yun, ilang beses mag-rosaryo, yun pong ginagawa niya araw-araw. Kaya, kaya sabi ko, upo, napaka-ano nung matanda, yung talagang ano niya, napaka-madasaling tao. Siguro doon ako nagmana sa mga anak niya. Kasi yung ibang mga kapatid ko, alam niyo na, naka-born again, ako niya na nakatali ko. Opo. Okay, sige, Sister Terry. Yes dami po. Dami mong kwento, ah, dahil yung experience of mercy, alam ko, marami ka pang ano, marami ka pang baon dyan kasi dati nagbasa na ako ng story mo. Okay, tingnan natin sa diary ni Faustina kung ano yung nakahanda para sa mga tao na nagpapalaganap ng kanyang banal na awa. Okay. So, sa diary entry number 1074, sabi niya dito, "My daughter, do whatever is within your power to spread devotion to my mercy. I will make up for what you lack. Tell aching mankind to snuggle close to my merciful heart and I will fill it with peace." Aking anak, gawin mo sa abot ng iyong makakaya sa lahat, sa buong lakas mo na ipalaganap ang debosyon sa aking awa. I will make up for what you lack. Kung anong kakulangan mo, akong bahala doon. Sabihin mo sa sa katawan, sa sanlibutan na may sakit, no? To snuggle close, na ilapit, no? Lumapit sila sa aking maawaing puso at pupuspusin ko ito ng kapayapaan. So yun lang ang sinabi niya, do whatever within your power, no, sa lahat, sa abot ng iyong makakaya, yung lakas ng katawan mo, no, ibuhos mo na yan. Lalo tayo na medyo ano, may mga edad na rin, no, pero kahit ganoon, siya ang magpupuno. Kulang tayo ng lakas dahil may edad na tayo, bibigyan niya tayo ng lakas, no. So ganoon yung ipinangako niya para sa mga magpapalaganap ng banal na awa. And another one, sabi pa niya ito, "Souls who spread the honor of my mercy, I shield through their entire lives." So, tayo daw ay ipagsasanggalan niya sa ating buong buhay. "As a tender mother to her infant," nakatulad ng isang ina sa kanyang anak. "And at the hour of death, I will not be a judge for them." So, ano tayo dito? Familiar tayo dyan sa promise na yan ng Divine Mercy na sa oras ng ating kamatayan, hindi siya magiging isang makatarungang hukom, kundi isang maawaing tagapagligtas. Sa huling oras natin, "A soul has nothing with which to defend itself. Wala raw tayong magagawa upang ipagtanggol ang sarili maliban sa kanyang awa." So, sino bang magtatanggol sa atin? Ang dami nating kasalanan. Wala na tayong abogado. Hindi natin pwedeng tawagin si Father, no? Buhay pa si Father. So, ang ating magiging tagapag-depensa, ang ating magiging abogado, ay ang ating awain, Divine. "Happy is the soul that during its lifetime immersed itself in the fountain of mercy." Napakasaya ng isang kaluluwa na sa kanyang buong buhay ay inilubog niya ang kanyang sarili sa bukal ng awa, sapagkat ang katarungan ay hindi magkakaroon ng epekto sa kanya. Yung justice na tinatawag na yung paghuhukom, wala daw magiging epekto sa kanya, sa isang kaluluwa na nagpapalaganap ng banal na awa. So that's it, our episode for today, 37th episode. So si Sister Terry ay napakaraming kwento. Dire-diretso siya kanina, no? Talagang parang sinuulo niya. Pero actually, niya sinuulo. Talagang alam na alam lang niya yan dahil experience na yan, no? Kasi yes, kapag po karanasan mo na yan,
andali eh, yung pagsasabi mo, hindi mo kailangan magsulat, hindi mo kailangan ano, freely flowing lang siya kanina, dire-diretso, kasi nga, yun ang kanyang aktwal na karanasan. So, again, maraming salamat, Sister Terry, sa iyong pagiging isa sa ating 40 storytellers ng ating preparation o paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Banal na Awa. At magkita-kita tayo palagi sa ating mga activities. Huwag tayong magsasawa na manalig sa ating Panginoong Hesukristo at huwag tayong magsasawa sa pagpapalaganap ng Banal na Awa kahit tayo ay medyo tumatanda na. Maraming maraming salamat, Sister. Amen. Yes po. So, dahil tayo po ngayon, dahil nag-iba po ako ng system, no, nag-direct Zoom meeting tayo instead of streaming from another software, no? Kaya mas makikita niyo mas maayos. So, hindi natin magagawa yung ating usual ending. But then, sa few, yung bilang, ano, no, uli, ating announcement, ang Asian Apostolic Congress on Mercy on October. Yan, sila Sister Terry, sasama yan, nakaano na yan, nakapag-book na yan sa accommodation. Nakapag-book yes, na ba kayo ng flight nyo? Hindi pa po, pero sigurado po tuloy kami doon. Sana, baka maubos na sigurado naman yung po. Nakita kong sige yung po. Cocktail last time. Oo. So they will be po. Part of the Asian Apostolic Congress on Mercy on October 14 to 19 sa Cebu City po. So, kanina binalita ko kay Sister ano Ima. Sister Ima, may bago akong inirehistro siya. Galing Diocese of Digos, no? Kasi sila ay regular na ano natin sa followers natin sa, di ba? Sa Fount of Mercy. So kanina nagdagdag tayo. Meron na tayong di ako naka-register na ako plus 9 from the group of Sister ano, Sister ayan, nalimutan ko. Si Sister Victoria ang ano niya, Quaresma, no? Tingnan natin kung nandito siya ngayon. Parang nakita ko kanina, pero nung nag-sign out tayo, nagbago tayo ng ano, nawala siya. Okay? So yung grupo nila from Mindanao, no? 9 sila. Actually, 15 sila. Pero 9 pa lang yung nakakabayad para sa registration. So sabi ko, naku, naunahan pa ang Diocese of Imus, no? Sa diocese kasi po ay ako pa lang nakakarehistro. So sana magpa-register na po kayo para syempre yung naunang magpa-rehistro, syempre nagbibigay ito ng assurance sa ating organizers of the event kasi marami expenses ang ating event. So, again, maraming maraming salamat. And for teka, meron pa pala, no, yung ating Acts of Mercy. Saan? Yun. Okay, for our daily Acts of Mercy for tomorrow, March 22, Friday. Okay, dapat meatless tayo bukas, no? Tapos, post a happy picture of family or friends sa Facebook, Instagram, Twitter, or saan man po. A happy picture of the family. So it's a work of mercy for you and your family. And then of course ang ating feast day sa April 7, 2024. At sana po ay maging magandang ating mga preparation sa mga local. So maraming salamat uli sa inyong lahat. Tomorrow on our 38th episode, sana po nandito uli kayo. Malapit nang matapos ang ating programa. Kaya ano tayo, no? Kapit lang, kapit-kapit, walang bibitaw, no? At sama-sama pa rin tayo sa panonood instead of watching other mga Netflix or local TV stations. Let's tune in sa ating 40 Stories of Mercy hanggang Linggo pa. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you, Sister. Bye-bye po. Good evening po. God bless po sa lahat. Bye-bye. Night.